Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer, tunghaya na po natin ang 35 bahagi. 5 years later. Kuya naman eh, you promise me, bakit hindi ka makakapunta? Naiinis na tugon ko kay kuya nang sabihin niyang hindi siya makakapunta ngayon para bumisita. I know, that's why I am sorry baby. Pupunta ko siyan kapag hindi na ako busy. I swear, give him a kiss from me, baby. I love you both. I need to hang up this now. I love you. Bakit pare nagmamadali siya? I love you too, kuya. Thank you for everything. Ingat ka. Matamis kong tugon sa kanya. Don't mention it. You too. Ibinaba ko na ang tawag niya. Huminga ko ng malalim bago naglakad papunta sa salas. Bakit parang ang weird naman ni kuya? May nangyayari na naman ba na hindi maganda? I mean, may mga hindi ba siya sinasabi sa akin? Sa ilang taon namin magkasama, alam ko kapag may nililihim siya o may ginagawa na ayaw ipaalam sa akin. Mommy, napabalik ako sa katinuan nang marinig ko ang matinis na boses ng anak ko. Sa dami ng iniisip ko, boses at ngiti lang ng anak ko, ayos na ako. Masayang-masaya na ako. He is already 3 years old, kaya hindi pa sila masyadong fluent magsalita. Medyo bulol pa. Wala pang alam kundi ang maglaro at magpasaway sa akin. Masaya na ako na may anak ako. Sobrang kulit. Nagwapo. Yes, my son. Yes, my sweet prince. Nakangiting tugon ko sa anak kong nakatayo sa may sofa habang malawak ang ngiti sa labi. Hawak-hawak isang toy car. Naglakad ako papalapit sa kanya at naupo sa sofa at sinuklay ko ang buhok niya gamit ang daliri ko dahil gusot ito. Ma, let's play. Naglalambing na yumakap siya sa akin, kaya binuhat ko siya, paupo sa hita ko at niyakap ko rin siya. Play? You wanna play with mommy? Huh? But wait, you're so sweet, baby. I love you. Hinalikan ko siya sa tungki ng ilong habang pinupunasan ko ang likod niya gamit ang maliit na towel at nilagay ko muna sa likod niya. I love you, mommy. Tugon naman niya at ngumuso siya para halikan ako. I smiled as I heard the sound of his kiss on my lips. How lucky I am to have a son like him. But before we play, you need to take a shower first. My prince smells bad. Pangaasar ko sa kanya na ikinakunot naman ang noo niya. I smiled as I saw his reaction. So cute. Mula sa kanyang mga mata, ilong, labi at sa pagkahugis ng kanyang mukha, hindi ko maitatanggi na kamukha niya ang daddy niya. Lahat na siguro ng ram nakuha niya, pati ang iba't ibang reaksyon niya ay nakikita ko sa kanya si Ram. He's a little version of him. I'm not mommy, he said after he smelled himself. Sa mura niyang edad, kakaiba siyang mag-isip. Something na parang matanda na siyang kumilos. It's mommy, not mommy. Pagtatama ko sa kanya. Hey, I still can't say it very well. He pouted and sat on the sofa. How? I'm sorry, baby. Mommy is fine with mommy. As long as I heard you calling me. Pinisil ko ang pisngin niya at pinuhat ko siya papaakyat sa kwarto. And I know my name too. He grinned as he say, that thing. Ngumiti ako nang marinig ko ang sinabi niya. Nang medyo maliit pa siya, hindi niya ma-pronounce yung pangalan niya. Natatawa na lang ako sa kanya dahil ang cute niya ang pagmasdan. Pero may side na naaawa ako kasi dahil sa akin kung bakit siya nahihirapan sa pangalan niya. Really? What is your name, my prince? Binuksan ko yung pinto ng kwarto at nilapag ko siya sa kama. My name is Ram Zachary Garcia Mendoza. Yehey! He jumped on the bed after he says his full name. I can see the happiness in his eyes saying that. It's too long but he can pronounce it now. Wow, ang galing naman ng baby ko. Dahil very good ang baby ko, anong gusto mong reward? Inilagay ko sa kama yung damit na susuot niya mamaya pagkaligo niya. Daddy? Daddy! Natigilan ako nang marinig ko yung sinabi niya. Is he asking to meet his dad? What is it again, baby? Paniginigurado ko dahil baka nagkakamali lang ako nang narinig dahil sa bulol pa siya. I want to see Daddy. He clapped his hands while looking at my eyes, smiling ear to ear. I miss him. He promised me he'll come today to be my playmate now. Dagdag niya pa nang hindi ako makapagsalita. Huminga ako ng malalim nang marinig ko yung sinabi niya. He's talking to kuya.
Hindi naman daddy ang tawag niya kay kuya ah. Sorry baby, pero hindi makakarating si tato daddy mo eh. He called me and he says, I'll give you a kiss. Nakangiting sabi ko at hinalikan ko siya sa labi. And he said, he come with me when he's not busy. I added, but I can see the sadness in his eyes. Ah, oh, tato daddy broke a promise. What about Daudi? Is he coming today? Malungkot na tanong niya sa akin. Daddy, you're talking about your... my dad, he pouted. This time my heart beat so fast as I heard what he said. Now he's not talking about Kuya. He's talking about Ram. Should I say? 3 taon na ang nakalilipas. Wala akong balita sa kanya. Hindi naman ako umalis ng bansa. I just stayed in our secret house. Si Kuya lang ang nakakaalam kung nasaan kami dahil siya lang naman yung katulong ko sa buhay mula nang umalis ako kay Ram. Speaking of Ram, kumusta na kaya siya? Is he okay? Ina na kaya ang anak nila ni Vina? Siguro ang saya-saya nila sa mga panahong to. Puisip. Inis na tinipa ako yung manibela na sasakyan ko nang maipark ko ito sa parking lot. Halos nag-iisang buwan na akong hindi nakakabisita sa kapatid ko dahil sa buwisit na tauhan ni Mendoza. Palagi niya akong pinapasundan. Nakakagago na siya. 3 taon na nakalilipas mula nang iwan siya ng kapatid ko. Ngayon lang ulit may bumuntot-buntot sa akin. Kung inaakala niya na makikita niya yung kapatid ko, nagkakamali siya. Pumunta ako rito para sabihing tigilan niya na yung pagsunod-sunod sa akin dahil wala siyang mapapala. Wala akong balak na ilaglag yung kapatid ko at walang lalong ayaw kong ipahamak yung pamangkin ko. Me? I speak to your boss. Kaagad kong tanong sa sekretary na makapunta ako sa floor kung nasaan ang opisina ni Mendoza. Do you have an... Just tell him I wanna talk to him. I'm Angelo. Angelo Mendez. Tumango naman ang sekretary at kumatok sa pinto ng opisina. Come in. Narinig kong sambit niya sa loob at nakita ko rin sumenya sa akin yung sekretary na pumasok ako. Pagkapasok ko sa loob ng opisina niya, nakita ko siyang nakatutok sa isang folder na hawak niya. Nakita ko rin na may mga kasama siya rito sa loob na tahimik na nakaupo sa hindi kalayo ang sofa. What brought you here? He formally asked without looking at me. Is that how you treat your visitors? Look, hindi naman ako pumunta rito para makipag-away. I saw him smirk but still didn't look at me. Pumunta ako para pagsabihan siya. So, you are here to be friends? Sorry but I am not a friendly person. Yabang. Don't worry. I don't want you to be my friend. Look, pumunta ako rito para balaan ka. Hindi ako kriminal para pasundan-sundan mo. Sa susunod na makikita ko pa mga tauhan mo na nakasunod sa akin, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Dinuro ko siya dahilan para mapatayo siya sa pagkakaupo niya. Alakas ng loob mong pabantaan ako ha. But thanks. I love threatened. Kung wala ka nang sasabihin makakaalis ka na. Nag-aantay na sa'yo ang pintuan. Malamig na tugon niya sa akin. Nanghahamon ka ba talaga? Hindi. Sa inasta mo ay parang sigurado ka na ako ang may gawa. Bago mo ko pag-isipan ng kung ano-ano. Matanong nga kita kung bakit ko gagawin yun sa'yo. Tinukod niya ang dalawang kamay niya sa mesa habang matiim na nakatingin sa akin. Paanong hindi naging siya? Kung pinapasundan kita, eh anong ginagawa ng mga ito rito? Dagdag niya pa at tinuro mga pinsan niya na nakatingin lang sa amin. At ano namang mapapala ko sa'yo? Balin niya sa akin. Kung isa nga may gawa, eh di sana. Eh nakasunod lang sa akin ang mga to pero hindi eh, nauna pa sa akin. Hindi rin malabo na mainutusan siya para gawin yon. Kung hindi naman, eh ang tanong, sino namang susunod sa akin? Wala akong naaalala naging kaaway ko maliban sa kanya dahil sa ginagawa niya sa kapatid ko. Alam ko may kailangan ka at gagawin mo ang lahat para makuha yon. Pero hindi kita hahayaan na makuha mo yon nang hindi pinaghihirapan. Malamig kong tugon sa kanya. You're talking. Pasimple siyang humiti at tumingin sa mga pinsan niya. My sister. Sino pa ba? Pagpapatuloy ko. Oh, I don't know you have a sister. Pakasabi naman sa kanya na kung mahal niya ako, I'm single and waiting for someone who can warm my bed. Malay mo, magustuhan ko rin siya, hindi ba? Sambit niya na ikinakuyom ko ng kamao. Pagkatapos ng ginawa niya, nagawa niya pang magbiro na may halong pambabastos. Mister, I'm sorry but we don't know about your accusation. We can sue about that. But since hindi natin kailangan pang pag-abutin doon, kung aalis ka na.
The door is waiting for you. Thank you for coming. Sabat ng isa sa pinsan niya at iginiya ko papunta sa pinto. Wisek, wala akong mapapala rito. We're not yet done. I know. Waiting for the right time? Rinig kong sagot niya bago pa ako makalabas ng tuluyan sa opisina niya. Bullshit. Nandun na eh, pumapalpak pa. Siya ang solusyon sa problema. Siya ang nakakaalam kung nasan si Sarah. Huwag niyo siyang titigilan mga inutil. Sigaw ko sa kausap ko. May inutusan ako na imbestigahan si Angelo Garcia pero masyado siyang mailap. Halos papalit-palit siya ng address. Hindi ko nga malaman kung talagang may alam siya o nililin lang ako. Pero sa inakto niya kanina, may alam siya. Is he so afraid to notice my man seems he's really guilty, hiding something. Ibinato ko sa mesa ko yung phone ko at naglakad ako papunta sa minibar ko dito sa opisina at nagsali ng rum sa baso. Tatlong taon na ako naghahanap pero wala pa rin ako nahahanap. Para lang ako namimingwik ng isda sa dagat at sobrang ilap na mahuli. This is so hard to live alone. Feels like the world was against mine. I want her. I need her. I miss her and I still love her so damn. Only her. Tiningnan ko ang pambisik kong relo. It's already 4 p.m. Wala naman akong gagawin ngayon kaya naisipan ko nang umuwi na lang pero naisip ko kung sino naman ang uuwian ko sa bahay. Mas mabuti pang tumambay. Are you happy, my prince? Tanong ko sa anak ko na nakangiti. Namasyal kaming dalawa sa mall at naisipan namin dumaan sa park na madalas namin puntahan. Nakikita ko kung gaano siya kasaya. Siguro dahil ito ang araw na matagal naming hinihintay na nasa labas na hindi namin kasama si kuya. Madalas kasi kapag lumalabas kami, ay masyado siyang nagmamadali na hindi mapakali. Kaya bilang peace offering sa anak ko, na hindi rin niya makakalaro ang toto daddy niya, ay inilabas ko siya. Yes, masaya niyang sagot habang pinupunasan ko yung likod niya dahil pawis na pawis siya kakatakpo. Nakikita kong masaya siya na masaya habang naglalaro ng mag-isa pero hindi ko maiwasang malungkot kapag nakikita ko siya nakatingin sa ibang bata na kasama yung daddy nila. Nakukonsensya ako sa ginawa ko. Sana hindi ko nalang iniwan si Ram para kahit papaano hindi lumalaking walang ama yung anak ko. Minsan naiisip kong balikan siya pero sa tuwing naiisip ko yung mga sinasabi ni kuya, ito dapat noon palang hinanap niya na ako pero hindi. Mukhang masaya na siya kasama ang pamilya niya. Isa pa, hindi niya alam na may anak kami. Ayaw ko nang itanggi niya ang anak ko ng harap-harapan. Mommy, why are you crying? Malungkot na tanong ng anak ko at naramdaman ko yung kamay niya na nasa pisngi ko. Pinupunasan ang luhang hindi ko na malayan tumulo na pala. Wala baby, masaya lang si mommy. Masaya si mommy na nakikita kang masaya. I love you baby. Hinawakan ko yung dalawa niyang kamay at hinalikan ko iyon kasabay ng pagpatak ng mga luha ko. Don't cry mommy, I love you too. Love you mommy ko. Tugon niya at niyakap ako kaya niyakap ko rin siya ng mahigpit. Kailangan kong maging malakas para sa anak ko. Maging matatag dahil kaming dalawa lang ang magkakampi sa lahat ng bagay. Ano ba yan? Pinapaiyak mo si mommy eh. Natawa ako na makita ko siyang sumimangot. Sinabi ko, joke lang baby. Ano, uwi na tayo? It's already 5. Balik na lang tayo sa ibang araw ha. Pakiusap ko sa kanya. Yes, thank you mommy. You are the best. Tumalon-talon na yung sabi habang magkahawa kami naglalakad. Papunta kung saan nakapark yung sasakyan ko. Mommy, look oh. Look, that's nice. Mommy, tinuturo niya yung mga bubbles dahil may mga batang naglalaro nun at nagkalat at ang gagandang pagmasdan. Yes, that's nice, honey. Wait, I'll just get the key. At my side. Binitawan ko yung kamay niya para kunin yung susi ng sasakyan ko sa loob ng bag ko. Nasaan na ba yun? Masasagasaan ng bata. Bata, tabi! Napatingin ako sa mga tao na sisigawan at isang malakas na sunod-sunod na businang narinig ko. Para ako na pa ako sa kinatatayuan ko. Pakaramdam ko may humigop ng buong lakas ko dahilan para mahulog yung susi na hawak ko. Nang makita ko nasa gitna ng kalsada yung anak ko na hinahabol ng mga bubbles at mabilis na papalapit sa kanya ang isang sasakyan. Gusto kong tumakbo para iligtas siya. Pero hindi ako nakagalaw. Para ako napako. Kahit na gusto kong kunin siya, hindi ko magawang ihakbang yung mga paa ko. Ow! Rinig ko ang hiyaw ng mga taong nakakita sa mabilis na sasakyan. Baby, sigaw ko kasabay ng pagpatak ng luha ko
nang makitang nasa harapan na niya ang sasakyan. Halos hindi ako makahinga sa nakita ko, pero humarap lang sa akin yung anak ko na may hawak na bula sa kanyang palad na kaagad rin namang nawala. Fuck! Bulong ko sa sarili ko nang matauhan ako nang munti ko nang mabangga ang isang bata. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil pinagpapawisan ako ng malamig. Like shit, dala yun ang alak na ininom ko. Hindi ko na malay na mapabilis ng pabilis ang pagtakbo ko ng sasakyan. Buti na lang at kaagad ko naapakan yung brake. Kahit alam ko nang huli na para doon, but thanks God, hindi ko naabot ang bata. Kaagad akong bumaba ng sasakyan para tingnan ang bata. I can see his smiling innocently while looking at me. I gulp as I feel my heart beat so fast, like crazy. Lasing ba ako o normal lang to dahil munti ko na siyang mabangga at paniguradong hindi siya mabubuhay. Hey, are you okay, kiddo? Nauutal kong tanong sa kanya at lumuhod ako sa harapan niya para magkapantay kami. Nakita kong gumuhit sa mukha niya ang pagtataka bago tumango. Napalunok ako nang maramdaman ko ang kakaibang pakiramdam ng mga hawakan ko siya. Napamura ako sa isip ko nang pinagmasdan ko yung mukha niya nang makita ko yung bagay na meron sa akin. Mas lalo ako nakaramdam ng kakaiba nang umiti siya sa akin at inabot ang isang bubble na dumaan sa pagitan namin dalawa, and I heard his soft and relaxing chuckle. PB, rinig ko sa pamilyar na boses na bakas ang pag-iyak. Tumayo at bumaling para tingnan kung sino yon. Pero napansin ko na lang ang nasa harap ko ng isang babae na nakatalikod sa akin habang yakap-yakap niya ang bata. Nakaramdam ako ng galit dahil kung may nangyaring masama sa bata, hindi ko yun kasalanan, kundi kasalanan ng kanyang pabayang. Sarah, bulalas ko na makatayo ito habang buhat-buhat pa ang bata. Napalunok ako habang nakatitig sa kanilang dalawa. Ganun din siya sa akin, bakas pa sa mukha niya ang pagkagulat habang nagkakatitigan kami. Bumilis ang tibok ng puso ko at pakiramdam ko nagtatatalon sa saya yung puso ko nang makita ko siya. Ilang sandali na pagtititigan namin, nakita kong bumuka sa mga luha niya at napansin ko mas humigpit pa ang pagkakayakap niya sa bata, dahilan para mapatingin ako dito. Kung nananaginip man ako, nakikita ko siya sa harapan ko. Hindi ko nagugustuhin pang magising nang biglang pumasok sa isip ko ang araw na iniwan niya ako. I saw a pregnancy test in her things and now she is in front of me holding a kid who really looked like me. Nasa harapan ko ang sagot sa matagal ko ng katanungan na siya lang ang makakasagot. Kaya pala halos mamatay ako sa pag-aalala sa pwedeng mangyari sa bata dahil anak ko siya. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay kakaibang nararamdaman ko. Bagay na hindi ko naramdaman nang ipakilala sa akin ni Vina yung anak ko. Na anak niya. Mommy, why are you crying? I heard a kid ask her and she called mommy in not very fluent way. Oh my God, baby. You scared me too much. Akala ko mawawala ka na sa akin. Are you okay, ha? May masakit ba sa'yo? Tell me, honey. Natataranta niyang tanong sa bata habang hinahaplos nito ang buhok. Napahawak ako sa sentido ko nang maramdaman kong kumirot yung ulo ko. Don't cry, mommy. I'm fine. Love you. Yumakap siya kay Sarah at humalik sa labi. Dahilan pa para mapaiwas ako ng tingin. I love you so much, baby. Don't leave me. Tumango naman ang bata bago bumaling sa akin na nagtataka bago gumiti at tumingin kay Sarah. Who is he, mommy? Does he is your friend? Kailan ko pa naging kaibigan si Sarah? No, baby. Sagot niya sa bata bago bumaling sa akin. Next time, you must be careful in driving. I admit it's my fault but still thank you. You saved my son's life. She said straightly to me while looking at my eyes. I can feel the coldness in her voice. The feeling is so shit. After what happened, iyon lang ang sasabihin niya. Wala na siyang ipinakilala sa akin ang anak ko. Wala pa ba siyang balak na ipakilala ang bata na akong ama niya? Alam kong wala akong karapatan na hingin niyo sa kanya. Dahil alam ko sa sarili ko na ako may kasalanan kung bakit niya ako iniwan. Pero may karapatan ako sa bata. Babay po. Natauhan ako nang marinig ko yung boses niya. Napapalayo na sa akin. Hindi ko na malay na nawala na sila sa harapan ko. Ngayon pa nakita ko na sila. Hahayaan ko pang mawala sa akin. Inilang hakbang ko lang ang pagitan namin at niyakap ko siya. Dahilan para mapatigil siya sa paglalakad. Naramdaman ko nagulat siya sa ginawa ko. Mas niyakap ko pa siya. I really missed her and I won't leave her. Leave her again. Please stay, Sarah. Huwag mo akong iwan, please. Umalik ka na sa akin.
Patawarin mo ako. Nagmamakawa ako sa'yo. Bumalik ka na sa'kin. Bumalik na kayo ng anak natin. Nakakahiyaman itong ginawa ko dahil dito. Sa maraming tao, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ang makasama sila. Lahat gagawin ko. Luluhod ako sa harapan niya kung kinakailangan. Hahalikan ko ang paa niya, mapatawad niya lang ako. Handa akong ibaba lahat ng pride ko, bumalik lang siya sa akin. Sila ng anak namin. Naramdaman ko may maliit na kamay na humahaplos sa buhok ko. Hindi ko mapigilan pumatak yung luha ko habang nakapatong sa balikat ni Sarah ang mukha ko. Mommy, is this daddy? Rinig kong tanong ng bata na ikinaangat ko ng tingin sa kanya nang may pagtataka sa kanyang mukha at nakita ko namang umiti si Sarah habang umiiyak at tumango. Parang nasasayawan ang lahat ng ugat at dugo sa puso ko na marinig kong sinasabi niya, "Sounds like a music in my ears. It's the first time I heard my son calling me daddy. I know it's daddy." Kahit bulo lang pagkakasabi niya, "Yes, baby. He's your dad. Meet Ram. Your father." Humarap sa akin si Sarah at nginitian niya ako. I smiled as I saw my son's innocently shocked reaction. "My daddy is Ram? Wow, daddy, daddy, my name is Ram." He cheerfully said that inabot niya ako na parabang nagpapalipat ng buhat sa akin. I wiped my tears and get him in Sarah's arms. "Son," bulong ko na mabuhat ko at niyakap ko siya ng mahigpit. "Yay, yay, I have a daddy now. Thank you, mommy." Masayang wika niya at pumalakpak pa habang nagsusumbi papa. Akala ko mabibitawan ko siya sa paglulumikot niya. Dahil sa biglang kumirot yung ulo ko, ibinigay ko siya kay Sarah dahil gusto niyang lumipat. Kaya naman, magkalapit kami ni Sarah dahil sa hindi ako gumalaw nang ibigay ko sa kanya si Ram. "I love you, daddy." Mas lalong lumapad ang ngiti sa labi ko, kasabay ng pagsikdo ng puso. Dahil sa matamis sa sinabi ng anak ko, na hindi ko akalain na sasabihin niya sa una namin pagkikita. "I love you too, son." Tugon ko sa kanya at ginulo ko yung buhok niya. Umarap siya sa akin ang nakanguso. Nagulat na lang ako nang lambitin siya sa leeg ko at hinalikan ako sa labi habang buhat siya ni Sarah. "Thank you, daddy. Don't go away, please." Sambit niya habang mas sumigpit ang yakap niya sa akin. "I won't." Pagkasabi ko noon ay nagangat ako ng tingin kay Sarah. Dahilan para magkalapit ang mukha namin dalawa dahil pinagmamasa niya pala kami ni Ram. "If your mom let me to stay, the two of you." Dagdag ka pa sa sasabihin ko habang nakatingin sa mga mata ni Sarah. Napansin kong napalunok siya. Alam ko may puwang pa rin ako sa puso niya. Dahil kung hindi, hindi niya hahayaan na makilala ko ng anak namin. Inilapit ko sa kanya yung mukha ko para halikan siya. "I miss the sweet lips against mine. Ram, nakainom ka ba?" Diretsahan tanong niya sa akin nang malapit nang maglapat ang labi namin. Dahilan para mapalayo ako sa kanya. She hates it. Ano na nga ba ang kapalal na naghihintay sa pagpapamilya ni Sarah at Ram? Abangan natin ang wakas ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.